I'm back, guys. So, kakatas na po nating maligo. And, syempre, nabanlawan na po natin. So, i-stay nyo lang ng 10 minutes, guys. Kasi, syempre, medyo malagkit siya. And, hi, guys. Welcome to our channel. So, our vlog for today is about my DIY beauty tips. So, kung bakit nyo nakikita bakit makinis yung mukha ko kahit pagising ko ng umaga. Kasi hindi ko po ito masyadong ginagamit, pero tuturuan ko po kayo kung paano po ito gamitin. So, ang ginagamit ko po is baking soda. Honey at saka lemon juice. Ayan, guys. So, pinaghahalo ko po yung baking soda, yung honey at saka yung lemon juice sa isang maliit na bowl, and then nilalagay ko po siya sa kilikili ko. So hindi ko po alam kung may timpo ang kilikili ko, pero yun po yung ginagamit ko, guys. And sa face, mamaya ko din po yung sasabihin. So start na po natin. Okay, guys. So, pinaghalo na po natin yung lemon juice, yung honey, tsaka yung baking soda. So, kung titignan nyo, ganyan siya. Kung medyo watery pa siya, you can still add up yung ano, yung baking soda. And ito, guys, ginagamit ko po ito sa kilikili ko and sa mga siku-siku ko po. So, pwede nyo din po itong gamitin. Kasi most of us, guys, inaano na natin yung mga DIY ganyan. Kasi masyado nang mahal yung pampabeauty. So, pwede nyo po itong gawin. Ayan, so medyo okay na siya, guys. Pwede nyo po itong ilagay sa kilikili tsaka sa mga tuhod. Actually, ginagamit ko po itong scrub. So, bago po ako maligo, ginagawa ko po itong scrub. Ayan, so medyo okay na siya. Ayan, kung nakikita nyo. Okay. So, yung rest po ng lemon juice, para hindi po siya sayang, ina-apply ko po siya sa face ko. So, ganyan po. Kailangan ko pong tanggalin yung salamin, pero medyo blur po yung mata. So, okay lang. Kung marami po kayong mga pimples, guys, huwag nyo po masyadong gamitin yung lemon juice kasi mahapdi po sa mukha. So, i-stay nyo lang po dito. Ayan siya, guys. Medyo makati to, guys, ha. So depende po sa mukha ninyo kung medyo sensitive siya. So kung medyo makati po, edi wag niyo na lang pong gamitin. Gamitin niyo na lang po ice. Mamaya po bibigyan ko po kayo ng tips kung paano ko po ginagamit yung yellow or ice na tinatawag. So ayan, guys. Okay, so magpo-ponytail po muna ako. Wait lang. Okay, guys. So let's start. Pwede na po natin i-apply yung ginawa natin. So tinigil ko po kasi noon ang paggamit nito. So, ngayon ko lang po ulit ni-start. Pero, effective siya, guys, kapag kinontinuous nyo siya ng, kumbaga, 1 to 3 months. Kasi medyo okay naman. Kung sa tingin nyo may timpong kilikili ko, feel free to bash naman po. Okay lang sa akin. Sa natin, guys. Ibabad nyo lang siya ng, alam niyo yun, 10 minutes. Honey siya with honey with lemon tsaka baking soda. So, kanya-kanyang trip po yan, guys. Depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyo. Kung kalamansi, okay lang po. Pero kasi, guys, ang ano po kasi neto is yung kalamansi kasi nag-yellow kasi yan. Kahit yung lemon actually, nag-yellow sila yan kapag ano, kapag white t-shirts yung mga gamit.
Kapag white t-shirts kasi yung mga gamit nyo, nag-i-yellow kasi sila. Kung gusto nyo po ng mas ma-thick or mas ma, ano ba yun, kasi ito medyo watery siya. Pag thick kasi guys, hindi kasi masyadong ano, dumidikit kasi nahuhulog yung baking soda ba pag marami kayong nilalagay. So, ganyan lang po. And, dati nilalagay ko po ito sa mukha ko, pero maano kasi siya, mainit. So, ngayon guys, pwede na po natin ilagay sa katawan natin. Huwag nyo po masyadong ibabad kasi ang baking soda is medyo mainit po sa katawan. So, ginagawa ko po itong scrub. Malapot po siya sa katawan and mapapansin nyo rin po na kapag kayo'y nag-shower, madami pong mga dumi ang matatanggal dyan. Ganun. At parang tumaba ako eh. Pwede nyo po itong ilagay kung sa siko lang. O sige, sa siko lang. Ganyan guys. Pwede po rin po sa paa, sa legs, lahat na. So, ito po yung ginagawa ko. Ito po yung ginagawa ko nun, guys, kapag wala pa akong pambili. Ayan, kasi nowadays, madami na kasing mga, kumbaga yung pants dati, medyo ano yun eh, medyo mura nun eh. Ngayon, medyo mahal-mahal na. So, dati pants lang po yung gamit ko, mga silka, ganyan. So, kung gusto nyo po ng tipiran ito, pwede po. Pero, gumawa po kayo ng konti lang kasi kapag i-stock niyo po ito ng matagal, medyo may amoy po kasi kapag pinaghalo yung baking soda and everything like that. So, ayan. Ito lang po yung masasabi ko. Ay, ito lang po yung maaano ko sa inyo, guys. So, now guys, kung bakit nakikita parang siguro wala akong pores or what, I'm especially to those people na nagtatrabaho outside. Kung sa Pilipinas or sa mga mainit na lugar, you can use ice. Pero gawin nyo to, depende po sa inyo yan, pero ang ginagawa ko po kasi is, before po ako matulog, before I apply cream, so, or before maglagay ako ng mask. Pero actually, yung ginagawa ko sa face mask, nilalagay ko po siya sa, it's not freezer rack, sa ref lang, for like 5 to 10 minutes para malamig. Pag nilagay nyo sa face nyo, as in ang lamig pero nakakaganda ng feeling or ng face. So ito guys, i-ganyan nyo lang siya. Siyempre may lemon na to. So depende po kung gusto nyo pong i-wash yung lemon sa face nyo or hindi. So ibig sabihin dito guys, if ever ma-hapde or parang medyo nanlalamig ng masyado, siyempre nga ice to, nanlalamig po ng masyado yung face ninyo, ibig sabihin po, madami po kayong pores. So, ito. Madami po mga products to use po. Pero, alam nyo yun, you can just do it DIY, ganyan. Yung iba, actually, calamansi, okay na eh. Pero, ako kasi, ginagamit ko talaga yung honey kasi pampadagdag lambot yun sa katawan, yung sa kilikili. And, kapag may olive oil kayo, pwede. Yun yung hinahalo ko pag wala akong ano, pag wala akong honey. Pero guys, yung maliit lang ah, kasi malaki to guys eh. Wala kasi kami yung maliit na lagayan. So, minsan kinakrap ko siya kasi masyado nga talagang malamig. So, ayan siya guys. May pimples pa ako dyan. And guys, patuyuin nyo na lang po siya. Huwag nyo po siyang pupunasan. Patuyuin nyo po siya para mag-ano po yung lamig sa mukha ninyo. Especially guys, pag nag-work kayo or outside sa Philippines, kasi di ba mainit sa atin? Mainit po kasi sa atin. So, ayun, kailangan nyo po ng pampalamig na mukha. Kumbaga, palamig. Okay, so yan po guys. And, maliligo na po tayo. Since, antayin po natin na magti 10 minutes po yung kilikili natin. Ayan, so tingnan po natin. Kung hindi pa po kayo ano, kung hindi pa po kayo kontento sa paglagay ninyo, you can still put more. Okay guys, so thank you. Mamaya maliligo na po tayo, then papakita po natin. Okay guys, so I'm back and ang ma-advise ko lang guys is 'wag niyo masyadong i-stay nang matagal sa kilikili niyo kasi baka kasi ma-irritate yung kilikili niyo. Depende po kasi kung your skin is sensitive or not. So
basta hanggang 10 minutes pa rin na yun. And then, syempre katapos kong maligo, binanlawan ko na din siya. And sabi ko nga sa inyo kanina, the rest ng mga hindi nyo pa nagamit, or kung may natira pa, pwede nyo siyang gawing ice scrub sa katawan nyo. So, ayan guys. Ayos, hindi mo masyado maputi yung kilikili ko ah, pero pwedeng-pwede na. And, 3 months, so tingnan po natin kung effective po yan sa inyo. Sa akin po kasi, when I used that last 2017 in 2018, like ko po yung ginagamit talaga everyday, super effective po siya. So, pwedeng-pwede nyo po yung gawin. And if you want to ask any questions sa mga DIY beauties, beauty tips, ganyan, I can answer you guys. So, mag-iisip pa po ako kung ano pa po yung maituturo ko po sa inyo para medyo makatipid po tayo. Okay guys, so thank you so much and bye-bye! Oh, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!